Ayan, shout out sa mga OFWs dyan. Hello mga kabayan. Ayan, this video e share ko lang sa inyo ang kunting nalalaman ko na dapat natin gawin bago tayo umuwi ng Pinas. So, bago ko i-share sa inyo kung ano ang mga bagay na to, intro muna tayo! So, ito na nga, pag-usapan na natin ang mga bagay na dapat natin gawin bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, unang-una, yung mga OFWs na gusto pang magbalik abroad, alam na natin na kailangan natin kumuha ng OEC para pagbalik natin, makabalik tayo na walang daming chichiburichi sa immigration, di ba? Kasi alam natin lahat mga OFWs na hindi tayo makabalik sa bansa kung saan tayo nagtrabaho kung wala tayong maipakita na OEC doon sa immigration. So, yun ang dapat natin kunin at mamaya ipapakita ko sa inyo ang requirements. Pero, disclaimer lang, ang mga requirements na ito, dito ko lang ito kinuha sa, base lang ito dito sa UAE kasi nandito naman ako sa Abu Dhabi, UAE, nagtrabaho. So, sa ibang bansa, depende na lang siguro yun kung ano ang mga form doon na kukunin nyo at pipil upan nyo. Pero this video, ang form na ipapakita ko or mga requirements na ipapakita ko ay belongs to UAE lamang. Yan ang dapat nating gawin sa mga OFW na gustong magbalik abroad. Kailangan makakuha tayo ng OEC. Pangalawa, ito ang nadagdag sa roles or dapat nating gawin, bagay na dapat nating gawin sa lahat ng mga OFWs. Kahit sa ang sulok ka man sa mundo, kailangan mo gawin ang bagay na ito bago ka umuwi sa ating bansang sinilangan or sa Pilipinas. So, ang dapat nating gawin mga kabayan, bago tayo umuwi, kukuha tayo or kumuha tayo ng UWA doon sa embassy natin kung saan tayong bansa nagtrabaho. Kasi, yung UWA, makakatulong yun sa atin pagdating sa Pilipinas, pag-uwi mo. Pagdating mo doon, pag may UWA kang ipapakita sa kanila, libre ka sa quarantine mo, sa gastusin mo, libre ka rin sa check-up. Alam nyo na, kailangan natin ng check-up pagdating doon. So, wala kang babayaran. Basta, may maipapakita ka na UWA papers galing sa embassy kung saang bansa ka nagtrabaho. So, yun ang pinaka-importante na mayroon tayo bago tayo umuwi ng Pinas. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga requirements kung ano ang dapat nating gawin para makakuha tayo ng OEC. So, ito yung mga requirements, mga kabayan, na dapat natin makumpleto para makakuha tayo ng OEC para makapagbakasyon sa Pinas at makabalik dito sa UAE na walang daming chichiburitsi sa immigration. So, kailangan natin ng OEC, no? So, bago ka makakuha ng OEC sa embassy natin dito sa UAE, kailangan may dalawang kopya tayo ng employment contract. Pangalawa, employer's information, dalawang kopya din. Pangatlo, employer's undertaking, dalawang kopya din. Pang-apat, passport, Emirates ID, or sponsor, or employer, if Emirate, Emirate. So, dalawang kopya din. Pang-lima, passport, residence, visa, and Emirates ID, or sponsor. Dalawang kopya din. Passport, residence, visa, and Emirates ID of housemaid. So, sa atin yun, kailangan dalawang kopya din. Tapos, pag pumunta tayo doon sa embassy, kailangan dala natin ang ating passport original. So, ito yung unang form, employment agreement for sponsors and domestic workers. So, ito yung agreement sa inyong dalawa ng sponsor mo.
So, yung first party, isulat mo dyan yung pangalan ng sponsor mo, address, lahat-lahat na detalye about sa kanya. Pilapan mo lang kung ano ang mga nandyan na dapat pilapan. Tapos, second party, sa'yo na yan. Pilapan mo dyan kung ano ang dapat mong pilapan. Yan. So, basahin lang ng maigi ang form. Tapos, dito sa salary, depende na yan kung magkaano ang salary nyo. Yan ang inalagay nyo dyan. Tapos, basahin lang yan hanggat sa baba. Intindihin lang ng maayos ang ating binabasa. Tapos, ayan. Sa baba, ilagay ulit yung pangalan ng amo mo dyan sa nakasulat na first party. Tapos, sa second party, pangalan mo tapos signature. So, ito yung pangalawang form na dapat natin pilitin. Ayan, ang isulat natin dyan is pangalan ng sponsor natin. Tapos, yung address niya. Tapos, dito sa pangatlong blank, pangalan mo ang isulat mo dyan. And then, dito sa pinakababa, signature of employer. So, dyan isulat ang pangalan ng sponsor mo, employer mo, tapos papirmahan mo sa so, ito naman yung pangatlong requirements, information sheet of the employer. So, yung tungkol sa information sheet, lahat na mga blank ko dyan, susulatan mo tungkol sa iyong employer, about sa employer mo, yung pangalan, address niya, kung saan trabaho, mobile number, ayan, so nationality, kung Emirati ba siya or taga-ibang bansa ba, yan isulat mo dyan, lahat ng trabaho, yan. So, magkaano ang sinasahod or kinikita ng amo mo or sponsor mo, buwan-buwan, ayan. So, dito naman sa name of family members, kung sakaling maraming anak ang iyong sponsor, isulat mo dyan yung pangalan ng mga anak nila, tapos edad. So, kahit hindi lahat, 3-4 pwede na yun. So, name of other household staff in the house, ayan. Kung may kasama ka sa bahay, isulat mo dyan yung pangalan nila. Tapos sa baba, signature of employer, tapos pizza kung kailan sila nag-perma. Pang-apat na requirements ay yung passport ng sponsor mo, xerox copy, tapos emirates ID ng sponsor mo, dalawang kopya din ang kailangan niyan. Then, visa at saka passport mo, xerox copy. Tag 2 piraso din yan. So, pang-7, yung Emirates ID natin. Pa-xerox natin, kailangan din tayo may 2 kopya.